i-review lang natin ito ng mabilisan dahil ang tagal na nito sa market, taon na. Pero para sa mga bago lang magbike, for sure ay naghahanap ka ng isang ilaw as your starter front light. Sa mga matagal nang nagbabike naman, I'm sure familiar na kayo dito and probably ay nakapag-upgrade na ng mas magagandang ilaw. So ang tanong lang, sulit ba ang ilaw na ito? Let us start with the price. So imagine sa halagang 100 pesos, meron ka lang 250 lumens na ilaw. Well, maaaring hindi nga kasing lakas ng gaseron lights yan, pero let us remember the price. For that alone, ay masasabi kong okay na yan. Kumbaga, taking the price relative to its value. But let us explore further dahil hindi lang naman presyo ang basehan yan. Let us just imagine na ito ang dinadaanan mo and yes, pitch black siya at the moment just for you to see how this light could help you in this environment. So, ayan ang liwanag niya at full charge. Kayo na ang mag-judge if in terms of the brightness ay pwede na ba or sablay. Now, let us talk about the runtime. According sa box, it has a 2.5 hour runtime. I tested it, left the light on in full setting or yung pinakatodong liwanag to see if ilang oras ang itatagal niya till it reach zero. Do note that ilaw lang ang nagpa-function dito at wala pa yung horn function. So, in real life application, a light plus horn may consume less than 2.5 hours of runtime. As previously mentioned, may kasama na siyang horn. Nakahiwalay din yung trigger, although I'm not sure if that is an advantage or a disadvantage for you guys. Sa akin kasi it's better that way. Para kahit saang part sa handlebar ay pwede ko ilagay yung ilaw while yung trigger naman ay malapit sa thumb. If bibili ka ng busina lang, nasa 80 to 120 pesos or even pataas ang presyo. Ang pagkakaroon ng integrated horn ay may pros and cons. Pero in terms of math, malaki na ang natipid mo dito versus buying two separate things. Imagine for 100 pesos ay may busina ka na, may ilaw ka pa, which for me ay sobrang sulit na. This is where it gets tricky. Kasi I have read na yung ibang nagkaroon na neto nung nabasa or naulan na daw ay nasira na. Sabi sa advertisements ay waterproof daw. Pero sa box naman ay walang nakalagay na waterproof nga or any IP level rating. Pagdating kasi sa pagbabike, ang pagiging waterproof ng isang safety accessories ay napaka-importante. So, if indeed this is not waterproof, then X na siya sa part na to. I said if kasi we don't have any accurate information about this since conflicting ang information ng seller sa information ng item sa packaging. But I was able to ride this in the rain at nabasa naman na din ito ng ilang beses. So far, okay pa naman. Nagpa-function pa naman ng maayos ang ilaw at busina. Yes, rechargeable siya and about 2 hours ang charging duration. Magkasama na ding charging cable. But since nababasa ito ng ulan, ang pinang-charge ko dito ay power bank instead of direct from outlet para lang safe just in case nga may nabasa pa lang parts sa loob. Made of plastic, so magaan siya at 83 grams. However, in terms of breakage, it suffers just like any other ordinary front light. Pag sumemplang ka at tinamaan ito, most likely ay wasak. Either that or yung mismong sliding attachment ang masisira. Okay, eto. Yung cable naman ng trigger ay manipis. Ayan. So talagang need natin ingatan kasi fragile masyado. However, the good news is that itong mga hindi magandang aspeto na to, hindi naman exclusive lang dito sa front light na to. Dahil lahat halos ng mga may similar form na front light ay nagsasuffer din sa ganitong issue. Another thing about quality is kung magtatagal ba ito with regular use. That is really something na medyo mahirap sagutin because it depends heavily on the elements surrounding its usage. Itong nakikita niyong ilaw ay about 2 months ko palang ginagamit. So far, no issues naman. Comments lang kayo if meron kayong ganito at kung ilang months ang itinagal sa inyo. So ayan, so ito yung power button and yun rin yung pipindutin para mag-switch ka dun sa tatlong klase ng modes. Meron kasi yung isang full bright, isang dim, and isang blinking function. Okay, so test natin. So yan ang full bright or yung todo. Ito naman ang dim. Yan, mas madilim ng konti. And ito yung blinker function. To turn it off, press mo lang ulit. You can change the sound by pressing the trigger 5 seconds continuously. Sa pag-charge, may red indicator naman to indicate charging at nagigreen yung ilaw if puno na.
I advise na dun mo na siya mismo i-charge habang naka-attach sa handlebar using a power bank instead of tanggalin mo pa siya kasi nga prone sa breakage yung cord ng trigger dahil medyo manipis. This is just a basic front light, pero mas okay na may ganitong ilaw ka kaysa naman sa wala when riding at night. If you want brighter ones, choose other brands or other types of light. If sa tingin mo ay hindi ka ganun kaingat sa mga gamit, obviously ay dapat mga durable items ang ginagamit mo, which translates to higher prices. But for just 100 pesos, this already has a good value. May busina ka na, rechargeable pa, at okay naman ang brightness. Yung mga negative aspects na nabanggit ko kanina, magagawa naman ang paraan. Obviously, if for trails at night, maghanap ka na lang ng mas durable na ilaw. Kasi it seems fragile na pang errands lang or bike to work or for basic use lang like from getting A to point B sa gabi and hindi siya yung tipong pangkaldagan. Having checked all these things, ano nga ba ang final say natin dito? For me, for just 100 pesos, sulit na tong item na to. Kailangan lang talaga ng extra ingat dahil fragile ang cables at yung silicone mounting mechanism. Right, so naka-on na ang ating front light at 1:45 PM. Full charge naman yan and obviously we're just gonna cut from the shots and show you the timelines only para hindi naman humaba ang part na ito ng video. Status check at 7:05 PM, the light still has some juice left. It has been more than 5 hours already, though it's packaged to have 2.5 hours of duration. And surprisingly, it exceeded that limit. However, at this point, I don't think usable pa ang brightness nito. But we're just continuing this test till the last drop to provide the numbers. So there you have it, folks. We have a total of 6 hours and 44 minutes from full bright to blackout.